ating mga nakaraang video ay naitampok na natin ang mga iba't ibang pamahiin hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa ibang bansa. Kung hindi nyo pa po ito napanood ang ating part 1, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan natin ang iba pang mga pamahiin na naiugnay hindi lamang dito sa atin, pati na rin sa ibang mga bansa. Alam nyo ba na sa bansang France, ang Friday the 13th ay itinuturing nilang maswerteng araw sa pagtataya ng loto. Ito naman ay kabaligtaran naman sa atin dahil ang araw na ito ay kinatatakutan ng karamihan dahil ito ay may kaakibat na malas. At maraming ibang tao rin ang pinagpapaliban ang kanilang mga mahalagang transaksyon kapag nakatuon ang araw ng 13 sa Biyernes. Pero hindi ito sa bansang France, dahil ang Demonic Day na ito ay maituturing na para sa kanila ito ang maswerteng araw sa pagtaya ng loto. Dahil ayon sa kanilang paniniwala ay malaki ang tsansa mong manalo rito. Sa bansang Greece naman, para sa kanila ang pera ay nakakaakit ng pera. Kahit tulad na lamang ito sa ang mayaman ay mas magiging mayaman. Tila hindi patas, di ba? Naniniwala ang mga Griego na ang pagkakaroon lamang ng isang barya o dalawa sa iyong pag-aari, kaya na lamang sa paglalagay nito sa inyong mga wallet dahil ito ay makapagbibigay sa iyo ng magandang kapalaran o swerte sa buhay, lalo na sa usaping pera. Huwag na huwag mo lamang daw itong hayaang maupusan ng laman ang iyong mga pitaka, mga bulsa at ang pinaka-worst ay ang inyong mga account sa bangko. Dahil ito ay magdadala sa inyo ng masamang kapalaran. Mas lalo kayong mga ngailangan ng pera o kakapusin. Kaya't kung ayaw nyo namang mangyari yon, ay sundin na lamang ito. Lalo't hindi naman talaga kinakailangan ng malaking halaga ang perang inyong ilalagak. Basta't huwag lamang itong maging zero balance. Kaya't ito pala ang ibig nilang sabihin na ang pera ay mas lalo pang nakakaakit ng pera. At noong unang panahon rin, hindi alam ng mga Griego kung paano napupuno ang kanilang mga balon. Upang maiwasan itong matuyo, itatapon nila ang mga barya sa balon. Tila ang tradisyon na ito hanggang sa lumaon ay nakasanayan ng gawin mula sa buong mundo, na ang pagtatapon ng mga barya sa mga balon at mga fountain sa paniniwalang ito ang makapagbibigay sa iyo ng magandang kapalaran o kapag ikaw ay may hiniling ay matutupad. At sa bansang India naman, ayon sa kanilang paniniwala, iwasan mo raw na magbigay ng anumang gatas, asukal o pera sa iba pagkatapos ng paglubog ng araw o sunsets. Dahil ayon sa kulturang Indiano ay baka abandonahin kayo ng mga goddess of wealth o ng diyosa ng kayamanan. At kung wala siya, ay ikaw ay maghihirap. At para rin sa kanila, ang elepante ay itinuturing nilang mahalagang pag-aari o maswerte. Ito rin ay simbolo ng good luck at maaaring magdala sa iyo ng kayamanan o ikaw ay yayaman ng husto. Kaya't ang iba ay sinusuot nila ito bilang mga alahas para mas lalo pang didikit ang swerte sa kanila. At karamihan sa mga tao sa bansang India na may pag-aari ng elepante ay talagang lumayaman ng husto. So nasa inyo na kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. Wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo sa mga ganitong pamahiin. Tandaan lamang po natin na ito lamang po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Nasa atin pa rin ang may control. Sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa nating makakamit ang tagumpay. At yan lamang po ano at sana'y na-enjoy nyo ang video na to. Bago po tayo magpaalam ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo sa patuloy nyong panonood at pagsuporta sa aking channel dahil nasa 114,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and click that notification bell kung gusto nyong laging updated. Bye everyone!
See you on my next video. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!